Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my channel, Toto Rivas for TV. Samahan niyo ako ngayon na araw, magluluto tayo ng Maja Blanca in my own version. So, tara guys, ating may ingredients ay, una-una ay meron tayong coconut milk kasi wala tayong coconut fresh, so meron tayong coconut milk muna. So, ayan. Then, meron tayong evaporated milk. Then, next, meron tayong condensed milk. So, ito yung condensed milk natin. Then, meron tayong sweet corn kernel. And guys, so yan ang mga ingredients natin. Then, meron tayong corn starch. Okay. Then, meron tayong white sugar. So, yan guys. So, at saka meron din tayong eating cheese para pan-toppings natin mamaya. So, kunin ko lang. Ito na yung eating cheese natin na pan-toppings natin mamaya sa ating Maja Blanca kapag naluto na guys. So, it starts na guys. Samahan niyo po. Umpisa na tayo sa pagluluto or pag-mix ng ating mga ingredients sa isang pot. So, ito na guys. Talagyan natin sa pot yung ano natin. Yung mga ingredients natin. Para mahalagin natin ang maigi. Buksan natin itong coconut milk natin. Lagay tayo ng coconut milk natin sa mga 2 cup lang din ito. Ayan. So ito yung ibap natin, ganoon din, 2 cup lang din. Tansahin na natin yung dami kasi isa lang ako kakain. Mukhang marami yung natin. So, ganun din yung condensed milk natin. Tansahan lang din natin yung dami. Hello sa inyong lahat, mga nanonood dyan. So, haluin muna natin itong ating ingredients. Maglagay lang tayo ng 2 tablespoon na white sugar. Mimix lang natin ng ayos. Mimix lang natin. Lagyan din tayo ang corn kernel. So, buksan ko ito. Saka, halo natin dyan. Tatanggalin lang natin yung sabaw.
klase kung gaano karami yung mahulog corn kernel natin. So, yan na muna. Yan. So, ngayon, ilalagay natin sa apoy ngayon, papakulunan natin sa kala natin. So, guys, inapoy natin katamataman lang yung ano niya, yung lakas. Medium to low fire lang siya para hindi ma-pressa at pagluto yung gata natin, saka yung condensed milk, saka iba. So, alalay lang tayo sa pagluto natin. So, hintayin lang natin siyang pumulo. Ayan lang natin muna dyan. So, sit-aside lang natin yan. Ayan lang natin. Kasi mag-mixture pa tayo ng corn starch. So, maglagay tayo ng corn starch natin din. Mga 2 cup or 2.5 cup lagay natin. Ubusin na natin ito. Sayang naman. So, ganun lang muna ka lang ang ating cornstarch. Tansyahin lang natin para ma-adjust pa natin mamaya. So ngayon, lalagyan natin siya ulit ng may natira tayong iba para pang dissolve dito. Ubusin na natin ito. Mimix na natin ng maayos. Nanonood si Roy? Lalagay tayo ulit ng ano, ng gata. Set aside lang natin yan. Hintayin natin kung pumulot o natin. Yung coconut milk natin saka yung mga ibang milk at saka condensed milk. So, hintayin natin siya maluto. Saka natin ilagay itong cornstarch natin para lumapot siya. So, ganun lang kasimple guys, gumawa ng mga blanca natin. So, kung nasundan yung ating recipe, mas mainam or para sa mga hindi pa alam, applicable po ito sa inyo. Pero sa mga marunong na, okay lang kung hindi nyo nagustuhan, at least na-share ko yung aking nagawa. So, malay nyo, kung kailangan nyo, pwede nyo naman panoorin yung video ko. Or, mag-comments below lang kayo para maibigay ko yung kompletong recipe nito. So, guys, kung bago lang kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe, comments below, likes, and share para updated kayo sa aking mga bagong video na i-upload. So, guys, hinihintay lang natin ito, guys, na kumulo, naluto, saka natin nilagay itong ating mix na corn starch.
guys, kumukulo na siya. So, haluin lang natin. Kasi pinapaluto lang natin yung gata. Pinuluto natin yung gatas. Kaya yung mga gatas, para masarap siya, pati yung mais. Pinuluto natin ang bahagyan. So, pag okay na siya, imimix na natin lahat-lahat. Para matapos na natin mga kablangka. So, kung kailang ginawa ko, marami na nga ito kasi isa naman ako ang kain. Hindi natin makukusto ng masyado marami. Sige din, bibigyan kita. Hello sa inyong lahat dyan. So, apoy. Alalayan lang yung apoy natin. Kasi, natin mag-versa. So, yan. So, wala tayong mali dito. So, ating toppings ay ano na lang. Eating cheese na lang na kinayod. Kagaya rin natin yung eating cheese mamaya para pang-toppings natin. So guys, almost done na ito. Magpapakulo natin ng ano, ng gata natin. So isusunod rin natin siya. Ilulunod ang ating to yung cornstarch natin na mixture. So alalay lang natin para hindi siya mag-uho. Dahan-dahan lang natin habang binubuhos natin, ano natin, i-mix natin ng maigi. Mix it well lang po para makuha natin yung saktong picture, yung consistency yung hinahanap natin. So, para hindi magpersa yung consistency niya, dahan-dahan siyang lalapo. So, dahan-dahan natin siyang halo-haloin. So, ayan guys. Pusin natin yung minix natin kanina na ano, cornstarch. So, kaya natin, handahanin natin na ano, haloyin ang haloyin ang hanggang sa maubos. So, ayan. Damihan natin ang mais. So, ubusin na natin itong mais natin. Ayan, para sa last topping niya. Guys, medyo ano na, nakita natin yung consistency niya. So, halapay lang ng halapay natin para ma-mix ng maayos. Saka nakabili ng vanilla essence para mabango siya na siya. So, ayan guys. Medyo patapos na yung mga natin. Inilagyan natin siya lang. Kung maganda-ganda pa yung consistency niya. Ayan. Ganun lang kasi may kadali gumawa ng mga. So, hindi siya mahirap. So, tansahin niya lang yung tamis. Pwede niyong gamihan yung gatas. Pwede niyong i-reduce yung gatas. Pwede kayo magdagdag ng asukal. So, depende na sa inyo. Sa akin, medyo tinapisan ko kasi para mas masarap. Para sa akin, masarap yung medyo matamis-tamis. So, ayan guys. Sakto lang yung nilagay natin ng cornstarch para sa consistency niya. So, ayan. Nakita niyo kung medyo ano na siya, malapot na siya. So, panantay natin. Medyo tagal-tagalan pa natin ang bahagya. Para naruto naman siya yung huling corn na nilagay natin na corn kerning. Guys, meron na tayong pang merinda at almusal ko dito. So yan guys, magpiplating na tayo. Tayo ng dahan-dahan.
ko rin sa apat na plate. So ayan ang finished product natin, guys. Mamahan natin in my own version, ha. So lagyan natin dito. Pipinuhin lang natin siya. So ayan, guys. Ipa-flap lang natin siya. Pwede ko naman dalawa yung batch lang, kaso gusto ko yung ano, yung bigado makapal. So ipa-flap lang natin siya, kasi lalagyan natin ng toppings ng edit cheese. Saka natin ilalagay sa fridge. So batch na isa, ayan naman yung isa natin. Ito na, guys, yung almost finish na natin yung pag-plating ng ano natin, yung Maja Blanca natin na my own version, special. Wow, special, ah. So, ayan, guys, isa ulit. Ito na, guys, ang finished product natin. Yan. So, apat na container. So, ngayon, ang gagawin natin ay magkakayot tayo ng edin cheese para sa toppings niya. So, meron naman akong ano, kayuran. So, ganito lang yun, guys. Kakapin natin dyan. Kakayuran natin. Kakayuran natin. Kakayuran lang natin. Ang Tagalog. So, ayan. May toppings na tayo. Same thing din dito sa ano, sa pangalawa. Nagalingan natin ito ngayon. So, ganun din. So, kailangan natin i-frozen yung ano natin, edin cheese. So, medyo alanganin pa kasi late na yung nilagay ko sa freezer. So, pero okay naman siya. Nag-create naman siya. So, depende na sa inyo kung gano'ng karami na edin cheese na ilalagay niyo sa ibabaw. Pwede niyong damihan as per sa gusto niyo. Pwede niyong kuntian lang kung ayaw niyo ng maraming cheese. So, sa akin, medyo tama lang ilagay natin. Medyo lang. So, yan, guys. Ubusin natin itong side na ito para malagyan din. So, kasi walang mani. Ito yung alternate ko. Wala tayong mani dito. Wala akong makita mani. Kanina naghahanap ako. So, manit sana, kakabas madali. So, okay na rin to. For the first time. So, ayan, guys, ang ating finished product na Maja Blanca with edin cheese. So, tingnan natin, tikman natin kung mamaya kung ano ba ang sentensya natin ito. Kasi mas marami sana kung kakain para alam natin kung masarap ba, yung ginawa natin. For sure, masarap to kasi itong main. So, ayan, guys. Yun ang finished product natin na ano, na pagka-toppings ng ating edin cheese dito sa. So, guys, ito yung finished product natin ng Maja Blanca. So, guys, thank you for watching and see you my next vlog. Please don't forget to subscribe, guys. Ayan, guys, ang ating finished product. And guys, so guys, this is my finished product, Maja Blanca. So, my own version with edin cheese na topping kasi wala tayo mani dito or peanuts. So guys, thank you for watching. See you again. Have a nice day. God bless you. Don't forget to subscribe and share and likes to your friends. Thank you. Bye-bye.